1, 2, 3, 4. Oh, sige na. Alis ka na? Ay. Hindi na. Huwag kami ngayon. Matagal. Dami kong i-edit. Hi guys! So day 334 na. Ayan. Wait lang. Hi guys! So, day 334 na. Ayan, so happy Tuesday sa atin mga karoblog. So, ayan, dumating na yung in-order natin. So, naano na naman tayo. Nabudol na naman tayo ng home bodies or ng mga Facebook reels, guys. Ayan, so buksan na natin. Ayan, sealed na sealed kasi kaya, ayan. Ayan, so kita naman natin bubble wrap na bubble wrap, guys. Ayan. Ayan, so dumating na, guys, yung Anker na power bank na in-order natin. Ayan, so galing pa to ng ibang bansa. Ayan. So, ito yung Anker 633. Ayan. So, ano na to, guys? 10,000 milliampers na to, guys. So, kung bakit, kung ano yung kakaiba dito sa Anker na power bank na to. Ayan. MagSafe na battery na rin siya, guys. Ayan. So, buksan natin. So, sa mga naghahanap dyan ng quality na power bank na MagSafe, ayan, na compatible. And ayan, mas long lasting to, guys, kasi 10,000 milliampers. And to siniram natin yung cellphone ni Hana para matest natin yung MagSafe kung magcha-charge siya. Ayan, wait lang ah, maigpit yung pagkakadikit. Ayan, so nabuksan natin. So, simple naman yung laman nito. Ayan. So, syempre, yung starter guide. Ayan. So, sealed pa siya. So, check lang natin kung anong laman nito. Ayan, so sa mga naka iPhone 13, ayan, automatic na yan na ano, na compatible sa mga phones sa iPhone 12. Pero halimbawa sa mga lower na versions ng iPhone, kailangan nyo lang bumili ng MagSafe na case or yung ring, metal ring, ayan, yung magnet para gumana yung ano niya, wireless charging. Ayan, so 7.5 watts. So, mabilis naman siya kahit papaano. So, kung hindi naman siya, kung wala kayong wired option na makapag-charge. Ayan. So, guide lang to. Ayan. So, 1 second para mag-on, 2 second para mag-off. Ayan. So, may light indicator naman yan, guys, syempre. So, ito, ang kasama is eh mga instruction lang yan, mga basic. Pero power bank lang naman to, guys, kaya hindi ganun ka ano, ka difficult intindihin. Pero super excited ako dito kasi pwede to sa mga travels. Ayan. So ang inclusive sa box. Ayan. Eh wala namang iba. Eh basta 10,000 milliampers to, guys. So more or less mga 2.5 hours yung kaya niyang i-charge
sa ayan, sa 100%. And so ganito yung itsura niya, guys. Ayan. Ramdam mo yung bigat. Ayan. So kinagandahan kasi nito, guys. Ayan. Meron din siyang stand para if ever i-charge nyo, pwede kayong mag-watch. Ayan. So ito yung simple na ano, demonstration. Ayan. So ito. Kahit may case or wala, basta iPhone 13, iPhone 12. Ayan, compatible siya. Or kung lower, ayan, bili kayo ng MagSafe na case. Yung may ganyan. Ayan. So ano lang natin. Papantay muna. Ayan. So kitang-kita nyo naman yung higpit. Ayan. So ganito siya. So pag kinabit nyo yung likod, ayan, may info siya. Ayan. So makikita nyo. Ayan. So maano siya, may higpit. So ano siya, authentic talaga siya, guys. Ayan. So mamaya, offline, i-verify ko lang siya sa official page ng Anker. Pero yung mga reviews naman niya is, ayan, legit. Ayan. Ayan. So, ang benefit niyan, guys, halimbawa, nasa travel kayo, ayan, walang wire na sasakit. Ayan, pwede yan, ganyan. So, 7.5 pag wireless. Ayan, so, pwede nyo i-ganyan or pwede nyo i-ganyan. Para habang nanonood kayo ng Netflix and chill, ayan, pwede yung patagilid. Habang nasa biyahe or nasa labas. Or pwede sa office kung nakalimutan nyo yung charger nyo. Ayan. Or, ayan, meron silang option ng USB, ayan, or ng Type-C, guys, para mas mabilis yung charging. Ayan, so USB, input, output, ayan. So, try natin, i-off siya. Kung halimbawa, hindi mo na, full charge ka naman, si i-off mo lang, ayan, meron ditong light indicator, ayan. So, apat na bars. Siyempre, factory, ano to. Factory settings. Kaya, hindi pa siya fully charged. Ayan. Pero, ayan. Meron tayong apat. Ayan. So, white. Ibig sabihin, hindi pa full charge. So, try natin. Ayan. Naka-charge, di ba? Naka-charge siya. I-off natin ng manual. Kung mag-off siya. Tapos, hindi siya mag-charge. Ayan. So, nawala yung white indicator. And, hindi na rin siya charge. So, pwede siyang ilagay sa bulsa. Ayan, hindi naman siya ganun ka-bulky, guys. Ayan. So, parang dalawang phone lang yan. Pero at least, di ba? 10,000 milliampere to, guys. So, 2.5 na chargeran. So, kakaya na yan sa isang araw na travel, picture, video. Ayan, syempre, minsan maluloba tayo. Naka-data lalo, masakit sa battery. Ayan. So, on naman natin. Ayan, di ba? So, isang click lang. Pwede rin siya word, guys. Ayan, yan. Para at least, kung gusto nyo, mas mabilis yung charging. Ayan. So, ang kasama lang sa box, ayan, ito. Ayan. So, parang sa ano, sa iPad, guys. Ayan. Sa iPad kasi dalawang, ano yun, dalawang Type-C parehas. Ayan. So, meron tayong extra cable pa ulit. So, pwede rin muna natin i-reserve kasi yung charger naman ng phone is Type-C to Lightning. And so if ever, Type-C, tas Lightning dito sa charging port. Ayan. So, ang kulang na lang, i-test yung authenticity pero no doubt naman dun sa na-orderan ko. So, ilalagay ko na lang yung Shopee link. If ever interested kayo, ayan, bili kayo dun. Kasi, nagkakubusan ng stock lagi. So, kaka-restock lang nila ng Sunday at or Saturday. So, mabilis mag-response yung ano, yung seller. Ayan. So, sa amang Anker stores kasi wala pa siya. Ayan. Kaya, ano, dito ako. And, ano naman, yung bago ako bumili, ano, madami siyang reviews na maganda. Ayan. And, ano siya, authentic naman. Ayan. Pag naka-wired, guys, ayan,
So may utilize nyo yung parang sa power brick na Anker na 20 watts. Pag naka-wired dito sa power bank na to, 20 watts din, guys. Ayan. So sobrang bilis para ka nasa bahay. Pag wireless, ayan, medyo mabagal, 7.5. Pero expected na yan kasi wireless. So siguro mga around 2 hours yan pag wireless charging to 100. Pang galing low bat. Ayan. So sobrang lakas, guys, na ano, magnet. So kung meron naman tayong ayan, hinanap na power bank na ayan, pang MagSafe, kung medyo nauuntian kayo sa ibang mga MagSafe na power banks or battery pack ang tawag. Ayan, bili na kayo nito, MagSafe na ano, Anker 633 siya, guys. Ayan. So ayan, sobrang ano, na-excite ako dito kasi yung mga gamit sa mga travels. Ayan, sa iPhone 13 Pro, yung maliit, ayan, sakto lang yung height niya. Ayan. Sakto-sakto sa camera. Pero sa Pro Max, ayan, medyo malaki yung agwat nun. Ayan, so okay yung flip stand niya, guys. Mukha namang heavy quality. Bakal na bakal. Ayan. So ganyan yung itsura niya, guys. Yung kapal, parang 13 Pro lang yung kapal niya. And yung magnet niya matibay, guys. As in, hindi siya nahulog kasi MagSafe talaga. And original. Ayan. Ayan. So yun muna, guys. I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin for today, mga Karo Vlogs. And syempre, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel natin para ano, updated kayo sa mga vlogs natin. Ayan. And syempre, don't forget to click the bell button para ma-notify kayo whenever I upload my vlogs. Ayan. So, yun muna. Bili na kayo, Anker 633. Mas iba kasi, ano, yung 622. Yung 622, yung 5,000 milliamperes. Tsaka, mas bagong version to. Hindi siya ganun, umiinit. Ayan. Madami akong reviews na pinunod ng mga reviews sa, ano, sa ibang bansa. Sa ibang bansa pa lang kasi meron nito, guys. Ayan. So, bili na kayo nito, guys. Ano siya? Justifiable siya sa price niya. Mga nasa around, ano siya? 4K, 5K. Ayan. So, depende sa seller. Pero para sa akin, useful to. With its, ayan, mga pwedeng magawa. Stand, power bank, or wired. Parang ano, normal nag-charge kasi 20 watts ang charging time niya. Kaya mabilis. Mga 1 hour yan, charging time. Ayan. Para sa mga 13, 12 yan. So, yun muna, guys. Bye-bye. Ayan. Yun muna. Bye-bye.